Ayan guys, good morning again. So ito yung breakfast ko for today. Wala kasi silang available din na ibang breakfast. Bangos ko yesterday, bangos din today. Kasi almost lahat ng sinuserve is my pork. And alam nyo namang I don't eat pork. Ito naman, this time is chicken soup. Of course, my coffee. So yan lang for this morning. Bumalik ako eh. Kailangan ko mag-breakfast kasi... Nag-breakfast kasi maulan ngayon sa labas. Malakas yung hangin. Mamaya ulit. So, sana hindi nga umulan hanggang hapon para makapag-activity ako sa labas. Right, so, kain tayo. Okay. Lakas maka-ala din itong breakfast ko for today. You know why? Kasi yung lagayan ng sauce, look at this, soy sauce. Okay. Sarap paka-ala din yung dating eh, oh. Diba? So, ayan, again, we need to have a breakfast. Dito ako nakakapag-rice na. Bago ako mag-plan na mag-Boracay, I was on a strict diet. Pero since may mga activity nga, I need carbohydrates. And then, in-exercise ko din naman. I'm burning it every day. Pag-gising ko pa lang, exercise na ako. So, dala ko naman yung mga... gym equipments ko. So, ayun nga kayo. How are you? Ang mga babies naman, allowed na eh kasi nakita ko marami ng mga visitors ngayon na may mga baby na kasama. So, you just need to further check sa Department of Health siguro na website kung need pa ba ng RT-PCR test. Kasi of course, they're babies eh. So, alam ko may regulations din dyan na nakasaan. You just need to validate it. Pero yeah, may mga bata na ako nakitang naliligo sa dagat kahapon. And then sa biyahe din, when we check at sa check-in counter, may mga bumiyahe na rin na may kasamang bata basta mayroon silang health certificate. Kasi yung QR code is very important. Isi-scan nila yan pagdating mo dito sa Boracay. So, i-ready nyo na sa mga may anak. Siguro pag okay na, pag, of course, hindi kayo, alangan kayo, it's okay lang. Kasi alam nyo na, vulnerable din yung mga bata. Pero, may nakita rin ako nagbiyahe na eh. Sa mga arisgado naman, then you can do it. Okay? Of course, basta make sure lang na you have the face shield, you have the face mask, and of course, alcohol with you every time. Dito kasi strict sila. For face shield, you have to use that pagka sumasakay ka sa mga transportation. Pasarap na kape. At saka pag pumapasok ka sa mga supermarket and malls dito, okay, so you have to wear your face shield and face mask. Pag nasa dagat ka naman, of course, maliligo ka, di ba? Makes sense. Wala ka namang mask talaga. But mask is still needed. Pagka, of course, pagkahaon mo, okay, or pag nasa gilid ka lang, yon. At the same time, you have to bring all the time yung... health certificate niyo, just in case lang meron. So if you have small bag, dalhin nyo na rin. Okay? And don't forget, pati alcohol, magdala na rin kayo. At saka guys, bawal kumain ngayon sa shore. Talagang ipinagbabawal nila. Happy kasi marami talagang LGU na umiikot. Maraming mga naka-ID na umiikot at saka naninita talaga. That's how stricter they are at this point in time. Siguro understandable kasi nga, pandemic. More than that, I should say na ang ganda na recovery ng Boracay sana magtuloy-tuloy. Siguro pagbalik ng mga foreigners, you know, once this is open for leisure travelers, namamahas sila. Sa sana, hindi na ulit babalahurain at saka, you know, i-abuse. I mean, magkalat ng kono-ano. So, again, let's go back to stricter implementations ng local government units, policies, okay, and then regulations nila. Let's support them. If you are interested really to visit in this pandemic, I really would encourage you guys to prepare physically, of course, and mentally, at the same time, financially, if you want to stay longer. And then,
patience, a lot of patience in securing all your requirements, lalo sa swab test, okay? And papunta, pabalik, parito, paroon, pagtsagaan nyo na lang. Pero mabilis, actually si Tourism ng Boracay, mabilis sila mag-respond with all those requirements. So, of course, health declaration card, you have your confirmed booking ng hotels and resort, confirmed flight booking, at saka be ready with all your identification cards. Siguro blessing na rin, ano, na, in the way, nagkaroon ng pandemic. Kasi, this becomes the pivotal moment. That moment that everyone, all of a sudden, lean on becoming a nature lover. You realize how important it is na alagaan yung nature. Kasi, they realize siguro, once this is gone, definitely, mawala na ng trabaho. Kaya mawala na ng source of income. And siguro, it speaks also sa mga urban areas, even sa Manila. May mga plantitos and plantitas na rin. They tend to realize how important it is to have plants at home. So, cycle lang yung life, eh. You know. Before nga ako pumunta dito ng Boracay, of course, adining yung mga news. We witness how people in Catanduanes, in Cagayan, and in Bicol region really experienced the wrath of the nature, yung flood. Many have lost lives, livelihoods, source of income, houses. So, ipapalas pag si nature talaga ang babalik. So, point of realization really is, we don't need to be abusive. Instead, we need to protect nature. We want to maintain kung ano man ang meron tayo. Rehabilitate and restore. Alright? And reforest. Reforestation is very important. Lalo sa mga mountainous areas. Yung mga naging watershed. As a protection. We want also next generations to witness the life na meron tayo. Yung they can freely climb sa mga trees, sa mga puno, alam mo yun. Nakakapitas ng mga prutas, nakakita ng mga bulaklak, yung mga flying insects, mga crawling insects, organisms and all. And may nakikita silang magagandang isda, mga things sa ilalim ng tubig. So we want them to also experience the life that we've experienced before. Na sana, this also brings us to a point of realization na you're not alone. In times of pandemic, in times of situation like this, in times of danger, calamities, nakikita may spirit ng mga Filipinos. We become one. Though toxic masyado in social media, you have to understand, kasi marami rin mga comments, maraming opinions and all, may one-sided, may hindi. But, you know, that's diversity. We just need to respect. Pinaka-importante really is that we have that spirit of bayanihan, we have that spirit of oneness. Pag may mga issues, ano, nandun tayo to help. Pag may mga kababayan tayong nandun na salanta, we do donation drive, natutulungan tayo. Ang sarap ng bangos. Nakakatuwa lang kasi despite of everything, sabi nga nila, resilient ang mga Pinoy. And I should say, maparaan talaga yung mga Pinoy. So, hindi natin mapiprevent yung mga calamities na yan kasi naturally it's there. What we can do is really just to prevent. And I think of the long-term goal. Just in case mangyayari ulit, what are we gonna do? What are the things that we should do? Preparations. Readiness is really very important. Are we ready? Yun siguro yung tanong na kailangan natin laging sagutin. So, minsan sa, well, kumakain ka, it's good pag may kasama ka kasi it's a good discussion. But this is just my point of view. But my point of view na, right now, whatever happens, stand firm, be strong, emotionally and physically, kasi hindi natin alam yung mga relatives natin and friends and family sumuhugot din pala ng lakas sa'yo. That's it. So you have to be mindful all the time of your actions and do not just judge people right away because you don't know what the person is going through for that day. They may be smiling, pero at the end, right, sa likuran nun,
marami silang pinagdadaanan. So always be human, be sensitive, all right? Understand the situation first, right? Before you want to be understood. Siguro yun yung bibitawan ko for today. Let's be helpful, let's be respectful, let's be a good citizen, all right? And again, going back to Boracay, visit Boracay, guys. Visit Boracay, it's really lovely. You just need to be abiding at the same time and of course respectful sa regulations na meron sila. And you definitely will enjoy your moment na nandito. It's worth it, promise. So again, thank you very much. I hope it was an inspiring talk today. And if you haven't subscribed and liked to my channel, please do so. Hit that notification bell for my next vlog. And again, maraming salamat. Bye-bye.